Ito na siguro ang isa sa napakagandang knockout na nagawa ni Mike Tyson sa kanyang buong karir. Ito ang laban niya against the White Buffalo na si Francois Botha noong January 16, 1999. Sa laban na ito, si Mike Tyson ay nasa tuktok ng kanyang karir na may 45 wins, 39 knockouts at 3 losses. Habang si Botha naman na laking South Africa ay may 39 wins, 24 knockouts at 1 defeat. Naganap ang labanan matapos ang kontrobersyal na pagkagat ni Tyson sa tenga ni Evander Holyfield kung saan na-revoke ang kanyang lisensya ng mahigit isang taon. Bit-bit ni Tyson ang pagkauhaw sa tagumpay matapos ang suspensyon at si Botha naman ay may talaang sumasagisag sa katatagan at lakas. Ang Tyson-Botha fight ay higit pa sa isang laban. Ito ay isang kursong nagbanggaan sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Sa unang apat na rounds, mas maganda ang pinakita na laban ni Botha against Tyson. Nahirapan ang champion na mag-connect kay Botha na mas magaling sa kanyang pag-ilag. Naging controversial ang unang round. Nailock ni Mike Tyson ang braso ni Botha at hindi ito pinakawalan sa loob ng 10 segundo. Naulit ito ng dalawang beses at agad namang nag-issue ng warning ang referee na si Richard Steele. Ipinanalo ni Botha ang round 3 at 4 sa judges' scorecards. Subalit, habang patuloy ang magandang performance ni Botha pagpasok ng 5th round, biglang nagpasabog ng malakas na right hook si Tyson na naglanding sa mukha ni Botha. Nadapa si Botha sa lona at nahirapan na itong makabalik sa kanyang postura. Dalawang beses itong sumubok na tumayo. Subalit, hindi na ito nakaabot sa bilang ng referee. Panalo si Tyson. Ang Mike Tyson versus Francois Botha ay hindi lamang isang laban. Ito ay patotoo na walang kamatayang akit ng boxing. Isang sport kung saan ginagawa ang mga alamat at sinusulat ang mga kwento ng kabayanihan. Pagbabalik at tagumpay sa bawat suntok na pinakawala. Maraming salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-follow at share para sa mga dagdag videos in the future. Ito po si Kuya M at kayo po ay nanonood sa Kuya M Channel. Magandang araw po sa inyong lahat.